Mga boss, welcome sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ang digital to analog audio converter. Kinoconvert po nito ang coaxial or toslink audio signals to analog. Ginagamit po natin ito kung meron tayong amplifier or speaker na gusto nating tugtugin gamit ang ating digital TV. So, papakita po namin sa inyo ngayon kung paano gagamitin at paano install. Ginagamit po natin ito para yung audio ng TV ay mailipat natin sa isang amplifier at saka dito sa speaker para mapalabas natin ang tunog sa speaker mula doon sa TV. So, simulan natin. Ito po yung digital analog converter. Meron po siyang analog audio output port dito. Tsaka toslink port dito. Ito po yung toslink niya. Papunta dito sa TV. Ito po yung digital analog audio converter. Tingnan niyo po. Ito po yung analog audio output port. Dalawa. At saka ito yung power supply po niya. At saka ito, itong toslink na ito ay konekta po ito papunta sa TV. Mga boss, kung bibili kayo ng digital analog converter, ito po yung components niya sa karton sa loob. Meron po siyang toslink cord at saka charger, ito po, at saka ito, digital to analog converter. So dito po mga boss, ito po yung toslink output, dito po yung isa ilagay yung power charger o power cord. At dito po yun ilagay yung RCA na mula dito sa speaker, sa amplifier, papunta dito, yung dalawa, dito ilagay yung dalawa, red at saka white. Tapos dito, yung toslink dito, ito yun, ikakabit niya dito, papunta sa TV. Yung mga smart at LED TV kasi ngayon mga bossing, hindi na gumagamit ng RCA cord. So, halos lahat gumagamit na po ng toslink cord. So, hindi po natin ito makabit sa amplifier, itong toslink, kasi ang ginagamit ng mga amplifier ngayon is itong analog output port ng ganito. So, kailangan talaga natin ng audio, digital audio converter. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano ikabit. So, na mga bossing, ikakabit po natin yung toslink cord dito sa TV. Ang toslink output cord na po dito, dito lang po nakalagay sa dalim. So, hanapin na po natin, ikakabit natin. Ito po yung itsura ng toslink natin mga bossing. Kung hanapin nyo sa TV dyan sa dalim, ito yung itsura niya. So, hanapin nyo lang. Kabit na natin mga bossing. Okay na po yan mga bossing. Nakabit ko na po. So, sunod. Kita na, nakabit ko na. Ang sunod, ikabit na natin ito dito sa ating analog converter. Digital to analog converter. Ikabit ko na mga bossing ha. Opo. Nakabit ko na po. So, ang sunod na hakbang mga bossing is yung RCA cord. Nakabit ko na mga bossing. Ito ang toslink cord, saka ito ang analog. So, ang sunod natin gagawin, itong RCA cord. Ikabit natin yung RCA cord na puti dito. At saka yung pula dito.
Okay na po, nakabit ko na po. Tapos punta tayo sa likod ng amplifier. Nakabit ko na po dito. Ito. R at saka L. Tapos punta ka sa likod ng amplifier mo or speaker. Ikabit dito sa VCD. Sa audio input ports. So, ikabit natin itong pula dito. At saka itong puti dito. Oh, ayan na busing, hangga na. Nakabit na natin lahat. So, mga busing, nakabit ko na po lahat. Ito, dito, saka ito, dito. Nakabit ko na po. So, ang kulang na lang ay power supply o ito. Hindi po ito gagana kung hindi nakakabit yung power supply. So, ikabit ko na yung power supply dito sa DC 5 volts. Yan, nakabit ko na po mga busing. So, kailangan po itong power supply para mayroong supply po ito para gagana po ang digital analog audio converter. Isaksak na po mga busing ha. Ito po, umilaw na po. Ibig sabihin, may power na po ito. So, handa na po itong gamitin. So, okay na po. Nakabit ko na po yung analog digital converter. Saka, ready na po yung speaker natin. Itong amplifier natin, ready na rin. I-on ko na po yung amplifier natin. Okay na, busing. Mga busing, i-play ko na po yung ano, yung video dito. Yung audio dito sa TV ay mapupunta dito sa amplifier, tapos maririnig natin sa speaker. So, subukan natin kung gumagana ba. Bye bye na lola. So, yung pambusing lola, bye. Tunog na po. Gumagana na po. Oh, i-on ko na mga busing. Beautiful. I-on ko na rin. Beautiful time. So, yun ang mga busing. Yun ang kasimpi mga busing. Beautiful time. Beautiful time. Very good. Very good. Ito po, gumana na po. So, ayun mga busing, sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At kung may tanong kayo, mag-comment na po kayo. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po.